Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Kung may pang BPC, meron ding pang best import. Itong si Jordan Williams ng Terra Firma lakas ng arrive nang umiscore ng 46 points sa unang laro. Kaso after nun ay init lamig na ang performance niya. Last two games ay dumali ng bongga, kaso ang ending nga olats pa rin sila. Boma Labs to manalo pero nag-iwan naman ang matikas na mga numero. Si Kevin Murphy ay may palad pa, lalo na tong stats niya. Balik import galing Cerveza at mas natandaan dahil sa neck-neck niya kay Calvin Abueva. Ngayong nasa Northport, aasa to na talunin ng tropa. Sunod ang Phoenix para ang kanyang mga laro ay madugtungan pa. Ang Phoenix ay loyalista kay Devon Maxwell. Masipag din naman pero DT po ng import na pangbuhatan. Kaya pag-alat ang mga locals, hirap talaga sila manalo. Pero buenas na rin dahil sila ngayon ay nasa pangwalo. Isa ding mula umpisa nitong conference na andyan na ay si KJ McDaniels ng Meralco. Actually mas maaga pa nga, bumagal at mapurol pa rin ang tira sa malayo. Pero nakapitong panalo pa rin ang Bolts dahil nga masigasig din talaga to maglaro. Ang TNT ay maagang nanguna dahil nga si Jalen Hudson ay scorer ang gana. Pero ganun pa man, siya pa rin ay pinalitan. Nilapag ng tropa si Rondae Hollis Jefferson na nakakatatlong laro pa lamang. Lahat panalo at ayos tong mga naitala niyang numero. Masipag na wakali, pero ang laro niya nga ay kakaunti. Chance ang dumami kung sa quarter hanggang finals siya ay mananatili. Isa ding pang rest back na import ng Kalsada ay si Wayne Seldon Jr. na natulungang umakyat sa standing ang NLEX. Pinalitan si Jonathan Simmons na siyang first option. Pero na kay Seldon ngayon ang pagkakataon para siya ang unang piliin sa susunod na taon. Palag din sa award itong kanyang stats, lalo na kung sila sa finale ay makakaakyat. Si Antonio Hester ng Kamanukan ay isang return of the comeback na dayo. Dating taga Terra Firma, ngayon nga ay nasa Magnolia na. Thanks God. Parang traktora pa rin sa Oblo na mama din ang mga numero. Bibigat nga lang ang kanyang trabaho dahil ang koponan niya ay naunang nagtagtalo. Kaya ngayon natehado sa pwesto at doble kayod ang kailangan niya ngayon dito. Ang ilang SMB fans ay nagsalawahan at medyo naguluhan kila Marcus Weathers at pinalit na Cameron Clark. Dahil nga hype din ang pagkakabalita dito kay Marcus habang di ganun nakapagpasikat itong si Cameron noong siya ay nasa NLEX. Kaya nang magpalitan ay mga nanghinayang. Pero nang makailang laro na, ang nasabi na lang ng iba ay buti na lang. Dahil si Cameron Clark ay naging maganda ang laruan. Naasahan sa crucial time at wala ding kapaguran. Kaya kung papala rin ang SMB na makasampa sa finale, siguradong papalagto sa karangalan. Problema niya lang ngayon, injured ang local nilang pangmalakasan. Ang may hawak ng corona ay si Justin Brownlee ng Barangay Ginebra. All around pa rin ang mga numero niya. Di nga lang talaga sa lahat ng laro ay pangbuhatan ang skora ni JB. Dahil nga kung puntusan rin lang sa koponan niya ay maraming pwedeng dumali. Ang kagandahan lang kay Brownlee, siya ay gaya pa rin ng dati. Kapag crucial ay lalong umiigi. Team player kaya ang epekto niya sa loob ay nakakapagpaangat ng kakampi. Ang pwede sanang makaagaw ng award kay JB ay itong si Jamal Franklin ng Converge. Abay matikas yung 34-11-7. Problema lang kahit ganyan ang kanyang numero, sila'y nagtagtalo. Tapos nag-isip bata pa to. Inggit ka lang! Nye-nye-nye-nye-nye! Pero sa mga natitira, sino ang tayo mo? Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.